So mga Waps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung mag-regrease at saka repack nitong CV joint ng Toyota Vios, okay? So simulan na natin to mga Waps. Sa pagpapalit nito or sa pagre-regrease ito, walang interval. Wala namang sinabi sa sa owner's manual at saka sa repair manual kung kailan tayo dapat or ilang odometer tayo dapat mag-regrease. Pero based on experience, mas okay siguro kung halimbawang 100 to 150 tapos matigas na yung yung boot, siguro maganda magpalit na kayo ng boot, mag-regrease at saka repack nyo na lang. Kasi ganito yan, kapag kayo nasiraan ng ng CV joint or yung sa part ng spider assembly or tripod bearing, malaki posibilidad mga Waps hindi na andara sa sasakyan nyo. So tara, simulan na natin to. So unahin muna natin to mga Waps. Tanggalin natin yung pinaka cover nito. So tanggal na siya. So ito susunod natin gagawin. Bago natin matanggal yung pinaka nut dito, meron yung nakayoping part dito. So gagawin natin at iangat lang natin yun mga Waps. Yun yung pinaka parang lock nya. So mga Waps, ito na yung ginamit ko para maumangat yun. So concrete nail. Pero kung meron kayong kasya na flat screw, okay lang. Tapos ito, tanggalin na natin to. So nakababa muna yung gulong. Tapos yun, gagamit tayo nito. Ito sukat ito 30mm. Yan, 30mm to. Hindi ko na lang napakita kanina, gumamit ako ng mahabang tubo para ma-break yan. So ito na siya. Ayan. Luluwagan lang natin to pero hindi natin tatanggalin, okay? So okay na yan, maluwag na yan. Ang next natin, luluwagan ko yung lug nuts. Tapos aangat piso sa kanya, tapos tatanggalin ko yung gulong, okay? So ganito mga Waps, naluwagan ko na yung pinaka lug nuts niyan. Tapos angat ko yung yung sasakyan, okay? Sa kabilang side rin, iaangat ko rin. Yan, gagamit na ako niyan. Okay? So angat ko na to mga Waps. So next natin, tanggalin natin yung pinaka cover nito. So may bolt yan, tinanggal ko na. So una natin tatanggal yan, itong stub yan. Okay, so galin natin yan. So next natin itong pinaka tie rod end. So next natin tatanggalin yung ABS sensor. Tanggalin muna natin yung bracket dito. Ayan, 14mm yan. So ito, tanggalin natin ito mga Waps. 10mm yan. So next natin tatanggalin ito. Itong pinaka brake caliper natin. Ito, 14mm yan. Tapos ang gagawin nyo rito, isasabit muna natin dun sa coil spring ng shock. Tapos tanggalin natin tong brake pads. So next natin ito mga Waps, yung dalawang bolt na nakakonekta dito sa may shock absorber, okay? Spray natin ang WD-40 yan. So kung napansin nyo, hindi ko muna tinanggal yung isa. Stay lang yan dyan mga Paps, okay? May tatanggalin lang tayo dito sa baba. So okay mga Paps, ngayon luluwagan na muna natin to. Harangan natin ito ng flat screw muna, yung pinaka sa brake rotor niya, ganyan. Tapos, natin.
So, pag medyo nakita nyo na na maluwag yan, pupukin lang natin, okay mga paps? Para medyo kumunod. Nandaling ko muna ito mga paps. So, okay na siya mga paps. Ito na siya. Tapos, naglagay na lang ako ng kalang dyan. Nice na. So, ganito mga paps. Maglagay kayo ng palangga ng maliit lang dyan. Kasi, pag tinanggal natin yan, may tutulo dyan na, na grasa. Ngayon, ang gagawin ko kasi dito, hindi ko natatanggal yung pinaka-inboard niya. Ang tatanggalin ko na lang, pinaka-boot niya rito. Tatanggalin ko lang yung pinaka-ano nito, clamp nito. Tapos, mauhugot ko na yan. So mga paps, ito yung inboard joint niya. Ngayon, ang gagawin ko, tanggalin ko lang yung mga grasa niyan. Linisin ko lang mga paps. So yan mga paps, malinis na. So mga paps, ito yung drive shaft assembly natin. Sa kabilang side, halos parehas lang, mas mahaba nga lang yan. Tapos sa bandang gitna, merong drive shaft damper para yung vibration hindi ganun kalakas. Tapos ito, andito yung natin, yung CV joint natin, constant velocity joint. Tapos andito yung tinatawag nilang... Ito yung tinatawag nilang spider assembly, tripod joint bearing, or tinatawag din itong tri-joint bearing. So, tanggalin ko muna yung mga clamp para mapakita ko sa inyo yung nasa loob nito. Wala naman talagang particular na odometer kung kailan kayo magre-repack or magre-grease. Ito lang ang dapat nyong bantayan. Dapat in-inspect nyo to. Kasi talagang critical to. Kailan nyo ganto-ganto lang itong drive shaft assembly CV joint. Hindi ganyan yan mga paps. Hindi lang sa lagutok magbibigay ng problema. Kung mapapasin nyo to, yan. Meron niyang rito, butas yan. So kapag nagkaroon na ng ng butas, tapos nag-leak na yung pinakagrasa niyan, napasok na rin ng tubig, as much as possible mga paps, paltan nyo na. Bakit sinabi kong palta na or i-repack at re-grease na? Bigyan ko kayo ng sample mga paps ha. Dito sa tripod bearing natin, kapag yan nasira or may naputol dyan, malaki posibilidad mga paps na hindi naaandar ang sasakyan nyo. Tapos ito, kapag meron kayong halimbawa yung manibela nyo, ililiko nyo kaliwa, sagad sa kaliwa, sagad sa kanan. Pag may tumutunog na tok, 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 ganun. Pero okay naman yung ibang suspension nyo, okay yung mga basic shock absorber, shock mounting, wall joint, okay naman, all goods naman. Tapos nun, pag nililiko nyo pa kaliwa or pa kanan, pasagad, pwede rin minsan na kahit hindi pasagad, nagtotok na tunog habang binipihit nyo. Ipa-double check nyo daw mga paps, itong drive shaft assembly nyo, CV joint, saka itong spider assembly. So, ito siya, yan. Ito pa, yung sa boots naman, ganito. Isa sa distarter rin, kapag yung boots nyo malambot, all goods pa. All goods pa yun. Pero i-check nyo rin, baka mamaya may mga crack yun. Pero pag sobrang tigas na yung makunat na, hanggat maaari, paltan nyo na. Ang gagawin ko kasi dito sa akin, hindi ko muna papalta ng boots. Kasi all goods pa naman yung boots, wala namang tagas. Ang gagawin ko lang talaga, i-re-regress ko yan, tapos i-re-rip ako. Okay? So, ayan siya. So, ito mga paps, tanggalin muna natin yung pinaka-clamp. Okay, so, tanggalin natin yan dito. So, sunod natin, tanggalin natin itong tripod bearing niya. So, meron yun dito, circlip. Tanggalin na gatid. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin to.
Hintayin na natin to. So ganito mga babs, ang panlilinis ko dito, gasolina na lang. Kung meron kayo engine degreaser, okay lang. Pero ang goal natin dito, matuyo itong maigi. Kung mayaman kayo, pwede kayong gumamit ng brake cleaner. So bilis yan. So bawasan nyo muna yung grasa, tapos doon, saka nyo linisan ng gasolina. Or engine degreaser, or brake cleaner. So ito, panlilinis ko dyan. Gasolina na lang. Tapos mamaya finishing brake cleaner. So mga babs, ayan, nalinis ko na yan. Ang next natin gagawin, i-re-grease ko na to. Yan, tapos ibabalik ko na yung boot, ikaklam ko, tapos lalagay ko na ulit yung tripod bearing, okay? So, ganito muna mga babs. Mas maganda meron kayong ganito. Bakit? May mga iba gumagawa, DIY din. Kahit minsan nga, mekaniko mismo, gumagamit sila ng zip tie or cable tie. Hindi advisable ang paggamit nito sa paghigpit ng boot. Okay, bakit? Kasi ganito yan. Ang grease na ginagamit natin dito, iba. Katagalan ng grease nito, nagiging malapot. Di ba malagkit yan, yung grease na yan? Pakita ko ha. Ngayon, katagalan niya, nagiging malapot yan, halos para maging liquid na siya. So, anong ibig sabihin nun? Siyempre, nasa init yan, umiikot yan, nakakaroon ng friction. Katagalan talaga na de-degrade yung grease niyan. So, magiging malapot yan, yung parang liquid na. Kung ito gagamitin natin, malaking pagkakamali yan mga babs. Bakit? Kasi ito, hindi isa kasing higpit nito. So, kapag iyaano natin siya dyan, higpitan natin. Hindi siya ganun higpit. Bakit? Kasi ito, plastic to mga babs. So, katagalan ng plastic, nagiging brittle yan, nakakaroon ng problema yan. Kumbaga, ibang-iba naman ang plastic na cable tie kumpara sa bakal. Okay, nakuha nyo naman yan mga babs, diba? Tapos noon, sa paghihigpit rin ito, pwede naman kayo mag-DIY, gumamit kayo ng plies, okay lang yon. Pero mas maganda, gamit kayo nito. So ito, talagang mahigpit yung pagkakalagay natin ng boots dito. So, ito mga paps, konting diskarte lang din. Kapag ilalagay niyo na yung boot dito, maglagay kayo ng plastic dito. Ito kasi minsan din na to natuturo sa iba eh. Pero, kasi bakit kailangan ng plastic? Dahil, para hindi magasgas yung boot natin dito sa spline. So, pagbabalik na ilalagay natin yan, ganyan lang. Okay. So, di ba? Ayan. Tapos tanggalin lang natin yung plastic. So, ang gagawin ko, lalagay ako ng grease dito. Ito, 100 grams to mga babs. Ubusin ko na to dito. Okay mga paps, ito, ikaklamp na natin to. Yan, pagkaklamp dito, ganito lang. Tapos next natin ito. Ngayon dito naman tayo sa may tripod bearing. Okay? So ganito lang gagawin natin. Lalagay muna natin to. Same lang din. Okay, so lagay tayo ng plastic dyan. Tapos, pasok natin yung boot. Okay, so
So makikita nyo rito, meron yan parang ano, kanal dito. So dyan yung pinaka circlip nya. Okay, so tapos eto, nakita nyo parang may kanal dyan, eto, dito sa loob yan na part. Okay, so ganun lang gagawin dyan. Ayun na, meron na siyang space para paglagyan ito. Ayun o, kita na yung pinakakanal niya. Balikan natin to. So ito gagawin kong diskarte mga paps. Talagay ko na dito yung ano, yung clamp. Tapos para mamay isang clamp na lang po problemahin ko. Okay? So lagay na natin to dito. Pero kayo, pwede nyong diskarte, i-clamp nyo dun sa loob, okay lang yon. Kung anong sa kayo komportable. Kasi mas komportable ako sa ganito eh. Okay mga paps, ito, lalagyan na natin to ng grease. So, ganun din, CV grease din ang lalagay ko rito. Okay, so, lagyan ko na. Mami, ako na dadagdagan yan kapag napasok ko na yung tripod bearing, okay? So, pasok na muna natin to. So, pasok ko muna to dito. So okay mga paps, nakabit ko na ng maayos yung boot. Ngayon ang gagawin ko ay kakalam ko na yan. Okay, so ito, palitan natin yan. So, susunod natin gagawin, nalalagay ko na yung bolt dito sa may ano, part ng steering knuckle. Dalawa yan, okay? So, next natin mga paps, itong tie rod. Okay, so ito, 17mm lang to. Ito, 49 Newton meters. So mga paps, ang susunod natin ito, itong stabilizer link. Okay, so lagyan natin yan dyan, dito. So balik na natin yung ano, ABS sensor. Bago natin ibalik yung brake caliper, linisan ko muna yung rotor, dumi-dumi eh. Okay, so balik na yan. So, balik ko na yung brake caliper mga paps. So mga paps, eto, mas mainam kung may bago kayo magpalit kayo nito para sigurado lang. Eto kasi sa akin, pinili kong ingatan kanina para kahit paano magamit ko uli. Pero kung makakabili kayo ng bago, mas okay yun mga paps. So ito, lalagay ko na rito. Hihigpitan ko lang to, pero hindi pa todong higpit. Mamaya hihigpitan ko pag gano'n na, baba na ng sasakyan ng may gulong to. Okay? So ayan mga paps, binaba ko muna yung gulong para mahigpitan ko yan. Okay? So higpitan na natin yan. Oh.
So, ang gagawin ko ngayon mga paps, gagatlaan ko yan, okay? Para may lock siya. Nagatlaan ko na. Lowbat na kasi ako kaya hindi ko na natuloy sa video. So gagawin ko ngayon, ibabalik ko na yung ano, yung cover dito, tapos mababalik ko na yung gulong. Okay, saka test drive ko na. So mga babs, ayan, nakabit ko na lahat, na-check ko na, na-test drive ko na rin. Selyadong selyado at mahigpit yung ano ko, kulam ko. So wala naman tumagas na ano, na grasa. So paano mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Sana nakatulong tong video na to in case na magre-repack, magre-regrease, magre-repack kayo or baka magpapalit kayo ng CV boots ng sasakyan nyo. Sa ibang sasakyan, halos same lang din ng procedure. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.